Hello, good morning. Good morning at Thursday morning. From this day on, it's official na gagawa tayo ng bagong playlist dito sa ating YouTube channel, which I will call Walk with Dan. Ang idea ng or ang concept ng vlog na ito is ipapasal ko kayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, yung mga lugar na napupuntahan ko in line with my job sa isang is papakita ko sa inyo yung mga beautiful places in the Philippines habang naglalakad-lakad tayo. Kasama ko kayo sa pamamasyal. Right now, I'm here at the beach of Boracay, here in Aklan. Medyo nagre-relax-relax bago umuwi na Manila. Actually, this is my first time here in Boracay, so I'm enjoying the view and the scenery. Kayo din sana, lalo na sa mga hindi pa nakakarating dito, this is what Boracay looks like. Yan, very vibrant, very joyful, very high energy yung vibe dito sa Bora. Napakaraming tao, pero hindi pa to peak season ha. Dami ng tao. So, come walk with me. Kagabi, nag-shoot na rin ako ng videos kung ano naman yung nightlife here in Boracay. So, enjoy guys! Nga pala, while in Aklan, we also visited some of the tourist spots or visitors destination in Calibo. That includes the ancestral house of former Jaime Cardinal Sin, the instrument of the EDSA People Power One Revolution, and yung gawaan ng mga authentic na pinya barong. Shout out nga pala kay Sir Mars, ang peso manager ng Calibo, for being a very very gracious host sa amin. Okay, may gumagawa ng relate ako dito. Wala Apple. KJ, umalis ka agad. Ako, kaya ko dyan isang oras eh. Tumagal eh. The only thing na namimiss ko dito, kasi itong mga travels ko is because of work eh. So hindi ko kasama family ko. Yun ang nakakamiss pag napupunta ako sa mga magagandang lugar, pero I'm not with my family, with my wife, with my daughter, and with my son. So panoorin na lang nila itong video na to para makita nila. So nakita nyo mga, I don't know if they are full Chinese or half Chinese, pero very minimal na lang ngayon yung Chinese tourist dito sa Bora. Last year
And the year after, I was told that there are so many Chinese tourists flocking here in Boracay. Those were the times na hindi pa nire-raid yung mga pogo. So ngayon, balansin na ulit. Koreans, so many Koreans, Chinese, and mga Caucasian tourists. I also saw some African tourists here. I'll also do this walk with Dan thing because kailangan ko laging ma-reach yung target steps ko dito sa aking smartwatch. Ito yung very famous na na kayak na yan. Pwede yung rentahan. Tapos gawa kayo ng mga Instagrammable na photos ninyo. Yan. So I think that's for all. Namuna, this is Boracay for you, ladies and gentlemen. Nasa station 2 tayo. Going doon sa unahan, which is station 1, I believe. Yeah, di na ako taapot doon. Masyado na malayo. This is the taste of Boracay. If you are planning to go here, doon sa mga naman nakapunta na dito, okay lang, huwag na kayong mag-bash. You'll be here. This is the vibe and the atmosphere of Boracay. And this is Boracay naman during night time. Kasama ko yung mga workmates ko from my agency. We walk from our hotel, then naghahanap kami dito ng makakainan na restaurant. Saka mag-sightseeing na din. This is my first time na maglakad-lakad talaga. This is my first step sa puting sand ng Boracay. As you can see, eto. Yan ang mga site na makikita nyo. Mga trans na tag dito. Yung usong-usong ngayon na yung tinatawag natin na na usong-uso na drag. Yan, kala ko drag racing nung una, iba palang drag to. So may mga show na ganyan na mapapanood nyo as one of the entertainment when you go to Boracay. And what I can say is very very commercialized talaga, lalo na dito sa station 2 na aming nilapagan. There are various restaurants, mga 5-star. Meron din mga fast food. Yeah, may makikita ka rin mga fast food. May mga paluto. So, these are the scenery. Punong-puno ng tao. May mga souvenir shops. And the vibe here is so cool. Sarap lang. Lakad-lakad lang. And everything. At nakikita nyo, ito yung binilihan namin ng souvenirs. Yeah, pumili ako diyan, maraming rep magnet. Walang katapusang rep magnet. I'm here with my senior officials sa department at yung isa kong kasamahan is also his first time here in Bora. So, this is a good time para
maumpisahan tong walk with Dan, walang iba kundi sa White Sands of Boracay. Ito, lakad-lakad lang, tingin-tingin sa mga magagandang view and experiencing what it is to be in Bora. Kasi sa tanda na natin ito, this is my first time sa Boracay. Would you imagine? Sobrang homeboy, sobrang homie ang inyong Dan, ang inyong Daddy Dan. There are some majestic places na makikita niyo dito, mga hotels and restaurants na ubus pera kung wala kang enough budget. Ayan, makikita nyo, mayroong mga little doggy na pinapasyal kahit gabi na, kawawa naman. And yeah, there are lots of people, every kinds of people. Busog na busog ang mata mo dito. There are also foreign tourists, local tourists, and everything. Punong-puno ng kulay ang Boracay. Yeah. Iba-ibang kulay, pula, yeah, green, neon, and everything. So, hindi ka takataka na kahit marami ng ibang beaches na nagsusulputan, is marami pa rin pumupunta talaga dito sa Boracay. Because maybe it's not just the beach, maybe it's the atmosphere na rin and the vibe, the party vibe na sinasabi nila. Pero ako personally, hindi kasi ako mahilig sa party, so okay lang sa akin sightseeing na ganito. We are walking, naghahanap kami ng makakainan. Tingnan natin kung saan kami mapapadpad. And finally, we reach our destination. Dito na nga kami kumain sa lugar na ito, Boracay Peninsula. Yan. Seafood. After namin kumain, lakad ulit pabalik sa aming hotel and naswertihan. Nakatempo kami ng Nagafa Fire Dance dito sa Boracay, which is ngayon daw ay napakabihira na. So, enjoy! Kita mo naman yan, kakain ka na nga sa restaurant nila, susunugin pa yung ulo mo. Buti hindi napikon tong customer nila. So after one whole night, tapos siguro mga 8 to 10 hours lamang na stay namin, umalis na kaagad kami sa Boracay dahil very limited lamang ang aming oras. And that's all for our new playlist, Walk with Dan.